mahaba yung update ngayon, pero kahit papano ay malaman naman po siya, no? Yan. So ito po yung ating LG meeting, ano? Ngayong araw, March 9, 2022. At siyempre sa LG meeting ay lagi po dyan may company update, products launching, promotions, at siyempre yung mga ginagawa ng ating mga ITs, ano? Dahil sila po talaga yung namamahala pagdating po sa back office, sa pagpapaganda ng ating mga movies, ano? Kita niyo mga movies natin dyan na pinapakita sa dashboard, mga 3D po talaga yan, napakalinaw, ano? Then sa company update po ay meron pong sustainability project na sinabi kanina na kung kayo daw po ay mga ginagawang mga projects sa inyong mga community o yung pagtulong sa mga community ay contact lang po ninyo yung network at crowd1.com para po ma-feature po yung mga activities na ginagawa po ng mga team. So mostly naman po na may mga team na especially pag may mga pandemic o kaya yung mga kalamidad ay tumutulong tayo. So pwede nyo po nating i-feature dyan para mailagay po nila doon sa documentary. Ano? So yan po yung isang sinabi kanina doon sa aming ALG meeting. Then about products po ay kung mapapansin niyo po doon sa atin pong next 100 days, 'di ba, may nakita po tayo doon na yung ating loyalty points sooner ay may ko-convert na po natin yan sa NFT. Then may darating din po tayo ng crypto wallet, ano? At ang sabi din ng ating founder ay this year ay may nakalinya po diyan na 20 big companies na nakalinya na papasok sa ating system o sa ating company. At yan po ang magdadala siyempre ng malaking income sa company. At siyempre, yung residual natin, I believe natataas po yan. Ano? At isa po sa darating po na product po this second quarter of 2022 ay yung tinatawag na nilang Moonverdi. So yan na po yung ating crypto, about crypto na po yan. Sa product na yan ay tungkol po sa mga crypto. At tuturo po nila sa atin kung paano yung crypto, paano po gamitin yung crypto. At hindi natin alam, baka ito na rin po yung crypto wallet natin. Hindi pa nila masyadong in-elaborate o hindi pa nila kinukompleto yung mga detalye. Pero abangan daw po natin this second quarter. So ano ba yung second quarter between April, May to June? So dyan po natin malalaman yung complete details about this one. So nakaka-excite, di ba? Na kung magkakaroon man tayo ng sarili nating crypto, hindi na po natin kailangan ng ibang crypto wallet na ginagamit natin like coin.ph, Binance, Coinbase, Abra, Mercurio. Napakaraming wallet na ginagamit po namin mga leaders, ano po, lalo dun sa mga pag-upgrade. Pero pagdating na po nung sarili nating crypto wallet, game over. Dahil siyempre lahat po ng mga members ng crowd one ay dyan na po gagamit. So abangan po natin yan, yung darating na ito na po yung mga sumusunod na mga company na papasok sa ating platform. Yan pong Moonverdi. Yan. Then sa promotions naman po, so may ongoing pa rin po tayong promotions sa ngayon at ito nga po yung ating epic promotion na extended po until March 31 together with the rank up booster promotion. So ano ba yung epic promotion na yan? So nung mga nakarang araw ay nung matapos na po yung mga promotions nung March 1 ay di ba nakita natin na white na lang po yung mga package natin. Yung mga bagong nag-join ay white na lang po siya. Pero last Wednesday nung nag-LG meeting din po kami ay sinabing magko-continue siya hanggang March 31. So yung mga white dati na nakikita natin diyan, yung hindi siya naging black, ngayon po lahat po naging black na yan. So tinignan ko rin po sa mga bagong pumasok ngayon ay nag-automatic na rin po uli silang mga black. At together with that ay kasama rin po yung ating rank up booster na kung talagang gusto natin na tumaas yung rank natin kagaya ni Coach Jill, ano, Director 2 Star.
So igagrab po natin itong mga promotions na ito, especially the Rank Up Booster promotion, kasi nandito po yung isang susi para mas lalong mapabilis yung pagraranking natin kung atin pong i-avail yung Rank Up Booster. So pag kayo po ay mga gold holder na po, mga gold holder o gold po yung mga packets ninyo, at pag kinuha nyo po yung yung gold ay kailangan lang po natin magbayad ng 199 euro at yan po ay may kasama na pong 80 business point at meron na rin po yung 2,000 loyalty points at doon sa mini-maintain po natin na 3 activity points para po makuha natin lahat ng mga bonuses, ano, ma-activate lahat ng mga bonuses natin. Kailangan po dyan i-maintain natin yung 3 activity points at meron na po itong 2 activity points. So isa na lang po ang kulang. Ano. At ito po ay hanggang June 1 po yan, Rank Up Booster na yan. Ano po. Then kung titanium naman po tayo, kailangan po natin magbayad ng 249 sa upgrade para po ay magkaroon tayo ng 30% booster. So 30% po ang mababawas doon sa mga network level natin kung na-avail po natin ito sa mga titanium holder na po. Ano po? At meron na po siyang kasamang 100 business points, ganun din po 3,000 loyalty points at okay na po yung inyong minimintin na 3 activity points dahil meron na po siyang 3 activity points. Ano po? Then sa mga Titanium Pro naman, at marami pong mga Titanium Pro na mga leaders natin, kung gusto po ninyo na magkaroon ng 50 Rank Up Booster, kagaya ng mga ginawa namin mga director ng Team Europe, kaya po marami pong mga ano ngayon, maraming mga nag-ranking, ano, dalawa yung nagkasunod na nag-ranking na director natin, si Director Doc Dan, tsaka yung ating may bahay, si Directress Marisa. So dahil po, green up namin yung mga promotions na ito. So 399 po ang kailangan po nating gagamitin sa pang-upgrade para naman po makakuha tayo ng 160 business points na kasama niyan. Meron po tayong 5,000 loyalty points at meron na po yung 5 activity points. Ano po? So sobra-sobra na po daw sa required na 3 activity points para nga po ma-maintain po yung ating binary na active. Ano po? So ayan po ay hanggang June 1 po iyan na magiging active yung ating booster promotion. Ano po? Then yung isa pong pinagkakaguluhan talaga ngayon ay yung ating cargo drop super promotion. Actually tapos na po sana ito nung March 1. Pero dahil nga po sa request ng 50,000 na mga leaders sa buong mundo na ibalik siya, so ibinalik po siya. At ito po ay magra-run hanggang March 22. Ano? So March 22 po ito at medyo bumaba na po ng konti kasi instead na meron siyang 2,500 loyalty points, 1,500 na lang po yung kasama niya. Tapos yung 299 na price niya nung una siyang dinabas, ngayon 199 pa lang, ngayon ay 299 na. Ano po? At may kasama din po siyang 50 business points. Dati kasi Rank Up Points yung kasama niya, 150 Rank Up Points. Pero hindi po yun nakakasama sa binary. Ibig sabihin, wala siyang income sa binary. Pero dito sa kasama niya ngayon ay meron siyang 50 business point. Kaya nagbabinary po yan. Nagbabinary po yan. So kung 1:3 ratio po yan, 200 po yan o 20 po euro yung magiging income po natin diyan. Pero take note po, yung mga binabanggit ko po na mga ito dapat po nasa downline po yan, hindi yung sarili niyo, kasi yung sarili ninyo added points lang po yan sa inyo, hindi po yan kasama doon sa pagraranking ninyo pag sarili niyo. Dapat yung mga nasa baba, especially do sa weak leg, dapat yan po siya mailalagay, kagaya nung ginawa ko sa aking asawa. Kaya siya nakatawid ng director to kasi 5 cargo drop po ang linagay ko sa kapatid ko. At yun na po yung bumangga sa kanyang power leg. Kasi nung February 27, kulang pa po siya ng 2,800 na business point para makatawid po doon sa director 1. Kaya nung kinompute ko siya, kasi dati 150 pa po siya, 150 pa po yung rank points niya. So,
Yung limang linagay ko po na yan, siyempre ay 600 po. Ang 1 is to 3 po niyan kasi 150 times 4, 600. Kaya yung lima, 3,000. Kaya po doon po siya nalaglag na director 1 star. Dahil nga po doon sa rank points niya. Pero ngayon po 50 na lang po yung linagay. Pero makakatulong pa rin po yan sa inyo. Then sa upcoming events po naman natin ay meron po tayong gaganaping event sa Sabado, March 12. So i-celebrate po natin yung ating 3 years anniversary. I believe na marami po dyan pasabog na ipapakita ang company natin ano, doon sa mga mangyayari pa po. Kaya doon sa mga members natin na hindi pa po kayo nakapag-claim ng inyong tickets, yan po ay makikita po sa back office. So pupunta po tayo sa back office para makita nyo kung nasaan siya para po hindi nyo ma-miss yung event na yan na nagaganapin na nga po sa Sabado. Yan. So pupunta lang po kayo dito sa events, yan, events. Then i-click nyo lang po yung dito nasa last kasi na-claim ko na yung ticket ko. I-click nyo lang po yan. Pag-click nyo po yan, ay makukuha nyo na po yung ticket. Then pag may ticket na kayo, i-display na lang po yung ticket. So yan na po yung magiging ticket natin. Then abangan nyo po sa Sabado po na yun nga po mag ano na po yan pero March 19 naman nakalagay dito March 12 yung sinabi kanina baka nagkamali lang po sila March 12 kasi yung sinabi doon so yan po yung ating ticket na po pag pag tayo po yung nakapag-claim na then ang maganda po niyan ay meron kayong makukuwang 10 business points, 10 loyalty points pag clinim nyo po yung inyong ticket. So makikita natin dito, ito na po yung ating pungam natitirang araw doon sa cargo drop, ano, doon sa mga hindi naka-avail. So sinasabi namin, kung kaya rin lang ng budget ninyo, i-avail nyo ito kasi ang laki po nang maitutulong sa atin nito. Kasi ito na po yung kauna-unang linabas ng Planet IX na play to earn game niya. Kasi doon sa nilabas na cargo drop ay ito po yung mga kasama. Pupunta lang po tayo dito sa ano, dito po tayo sa news. Yan, pupunta tayo sa news para makita po natin yung inilabas po nila na extended promotion kung ano po yung kasama po niya. Ayan, so ito po babasahin natin ano. So ito po ay inilabas po nila nung March 4 para alam niyo po kung ano bang kasama nung cargo drop na yon na bakit kailan natin siyang i-avail. Ano po? Sabi dito, Planet IX Epic Cargo Drop Promotion with Super Exclusive Crowd 1 Business Points. The Planet IX cargo drop promotion was a great success and due to the extremely high demand from leaders all over the world, we have been able to secure additional exclusive cargo packs. These exclusive cargo packs are available until March 22 or until the limited numbers of packs are sold out. More than 50,000 leaders and members from all over the world have contacted Crowd1 and asked for an extension of the campaign. And Crowd1 has secured permission from Planet IX to extend the promotion for an additional 18 executive days, exclusive days, sabi yan. Not only that, we have upgraded the promotion to include business points. Yan na nga po yung 50 business points na kasama na meron na pong income po doon. Ano po, kagaya din po yan sa pagbili ng mga packages natin. In the upgraded extended ultimate pioneer promotion, business point is now also included, which probably makes the next 18 days the most exclusive in the history of online networking. The Planet IX cargo drop is your unique opportunity to enter the world of play to earn. The drop is built on the most inviolable products that will ensure that you will be a standout player in the game. In the cargo drop pack, you get a harvester drone. Ito na po yung kasama, isang harvester drone. So ito na po yung tinatawag naming play to earn. Passive income po yan na mag-generate po yan ng IXE doon sa mga kinukulik niya pong mga ways ano po, na i-convert po sa IX Electron tokens po. Ibang token po yan bukod pa po sa IXT.
Then may kasama na po yung raffle tickets, ano po, na na 15 normal, tapos meron siyang 5 doon sa mga para doon sa mga yung special raffle po, ano, pwede pong pantaya po doon sa special NFT raffle na yon. And may kasama na rin po siyang Matic. That is what we call power. We are making the drop even more powerful by adding 50 business points for each pack you buy and 1,500 loyalty points for each package. You get all of this only 299 euros. Make sure your Web3 wallet is connected. Kailangan po nakakonect yung ating mga MetaMask wallet para po makuha natin yung 25, nakasama po yung 25 IXT. The cargo drop releases today on 4th March. Show the world what you're made of. So ganito po siya para makita niyo po kung ano pang itsura po ng cargo drop na 'yan pag na encode na po siya sa ating Planet IX. So ito po siya, ayan, ganyan po siya. Pag kayo po ay nakabili na, ganyan po ang itsura niya sa Planet IX pag inyo pong na-encode na po yung voucher, kasi voucher po yung bibili natin, nandun po sa back office natin yung voucher. At we have the privilege na mas malaki po ang mandi-discount natin kumpara doon sa public, kasi nasa public na po riyan. Pwede po silang pumasok ng direkta sa Planet IX pag hindi member ng Crowd1, pero bibilin po nila yan ng 399 euro. Pero wala pong business point po yon, wala po yung loyalty points. Tayo lamang po mga member ng Crowd1 ang binigyan ng opportunity na mabili natin ito ng mas mura. So ganyan po siya, yan na po yung kasamang harvester drone, yung nakikita nyo po sa taas na yan na robot. Yan po ay nangungulikta po ng waste o ng basura, ano, doon sa planetang Planet IX, ano. At pag nakita nyo pong nag 100% na po ito, yan po ay madadagdag po doon sa waste collected. Kaya meron na po akong na-collect na 820 kilogram. So pag nag 100% po yan, then at 10 kilogram po ang bawat 100% na makolect niya. So madadagdag dito sa ating waste collected. Then pag nag 100% na po yung global waste collected sa baba, malalaman na po natin yung conversion ng ating waste into IXE, o yung tinatawag namin IX Electron Tokens. Na yung IX Electron Tokens na yan, pwede po natin gamitin sa pang-upgrade uli ng ating drone para mapabilis yung kanyang pangungulikta ng basura. O kaya naman ay pambibili natin ng mga facilities doon sa mga bubuin nating mga, yung mga i-develop nating mga lote sa planet. Ay, yung mga binili po natin mga virtual land, ano po. Then, pwede rin daw po yan i-convert to another crypto. So like the IXT. So papakita ko lang po sa inyo dito itong project na ito, kasi ito talaga yung nagbigay ng kasikatan ng Crowd1, hindi lang sa Crowd1 kundi itong mismo nga Planet IX mismo. Bakit nga? Kasi nag-launch lang po ang Planet IX noong July, ano, at noong July ang nagsipagbilihan po kami ng aming mga virtual land, ano po. Hindi po namin alam kung ano po ang mangyayari sa mga binili namin na yan. Basta bumili lang po kami ng aming mga lote. Ano po, yung mga makikita nyo dito, yan po yung mga binili ko pagmula po noong July. Yan. So makikita natin dito yung mga biniling lote na yan. So akala mo lote-lote lang yan na virtual, na laro-laro, pero ngayon po nabebenta na po siya. Nabebenta na po namin kasi meron po kaming marketplace. So nakikita nyo yung mga lote na yan, napakarami pong lote na yan. Ano po? At pag nakita nyo po dyan yung 6x6, ibig sabihin minted na po yung mga yan. Pag sinabing minted na, pwede na pong ibenta doon sa marketplace namin. Ano po? At meron na nga pong bumili sa akin yung binili ko na nasa Canada. Canada po siya. Nabenta ko po siya ng 5IXT. So ito po siya. Kasi yung mga virtual lang na ito po yung mga NFT na virtual na lote. Ano po, kasi marami kasing uri ng NFT, kaso yung Planet IX kasi ay virtual lang yung kanyang NFT. At yung mga NFT na yan po yung mga binebenta namin ngayon. Ano po? So ito po yung binenta ko nung nakarang araw, para makita niyo po.
para po siyang tunay na lote na may titulo, ano? Kasi nakakatawa kasi imagine mo, ano, virtual lang siya pero nabebenta. Ayan, yan po yung binenta ko. Ayan. So ganyan pong itsura niya, ayan, nakikita niyo yung verde na doon nasa taas, yan po yung binili kong lote nung nag-lance ang Planet IX. So ang sukat po niyan ay 10 by 10 o 100 square meter po ang sukat ng hexagon na yan. Then yung lote na yan ay nasa Canada po yan at meron po siyang parang serial number o ano po yan, yung parang titulo ng lote, may numero yung titulo kasi ito po ay hindi po siya pwedeng gayahin. Unique po ang bawat hexagon na yan. Wala pong magkaparehas kasi ganun po ang NFT. At yan po, makikita ninyo, ay nasa Canada. Yung CN na nakikita niyo po ay Canada po yan. At binili po sa akin ng 5iXT. So, nung nakita ko siya na nasa ano naman po siya, nasa tabing bundok po siya at medyo mahirap po ang magbuo diyan ng NFT territory kasi isa pong susunod na laro po dito kay Planet IX ay yung pagbubuo namin ng NFT territory na yun po yung magkakaroon ng malaking value. So nung makita ko yung lote na yun na green na yun sa taas na yun nasa tabing bundok siya, sabi niya sa rest, ibenta mo na sir, panalo ka na diyan. So ibinenta ko na siya, binili ko lang po ito ng 1 euro. 1 euro lang po ang bili namin ito nung July. Pero nabenta ko siya ng 5XT, magkano pa ang 5XT? More than 10 euro. So kumita ako ng 9 euro, 1,000% ang tinubo ng puhunan ko. Meron bang ganon? Ano? Namuhunan ka ng 1 euro, 10 euro mabibenta? 1,000% po. So just imagine nyo po, yung loting napakarami na yan na pwede ko nang ibenta ngayon. Imagine nyo po yan, meron po ako dito isang lote, yan. XXL, meron po yung 10,000 peaks. Just imagine, mabenta ko po yung 10,000 peaks na yan, tigpa 5 lang po. Tingnan nyo mabuti kung ano pong naging pakinabang namin na unang naniwala, nagtiwala sa project ng Planet IX. Example po, mabenta ko rin po itong 10 peaks na yan ng 5 ano lang to, 5iXT. Tingnan nyo po ang computation natin dyan. Para makita nyo na talagang grabe maraming yayaman talaga dito kay Planet IX. Kaya habang nandyan yung cargo drop, ay bumili na kayo kasi may kasama po yan 375 na pixel na lote. May 375 na sonar, pwede nyo rin po yung ibenta yan ng mahal. So ganyan po ang computation yan. So yung 10,000 na nabili ko na yun, isa lang po yan na isa lang pa yan na pack. And napakaraming pack, nakita nyo, from beta pack 1 hanggang sa cargo drop. So yung 10,000 na yun, halimbawa, mabenta ko po siya ng 5iXT. Ngayon kasi nakita nyo, ano, palaspas na yon, kasama na yung Capital City, yung mga natural reserve, etc. Kasi natural reserve po yung nabenta ko, hindi pa po yun yung mahal. Ang mahal po yung Capital City. So pag nabenta ko po yan ng 5, halimbawa, 5iXT. So equals meron akong 50,000 iXT. Ano po? So magkano po ngayon ang value ng isang iXT natin sa market? Ito po ay ito po yung market ngayon. So i-refresh natin. So 127.08. Yan, 127.08 ang isang iXT sa market. Ano po? Ito po ay public market na po yan. Yan na po yung presyo niya po sa merkado. No, kasi tradable na po siya. 127.08 pesos. Ano po? Ita times natin yan ng times 127.08. So, ang gross po niyan ay 6,354,000 pesos. Magkano pinuhunan ko po diyan? 2,500 euro o 150,000 pesos. Ima-minus lang po natin yung pinuhunan ko diyan na 150,000 pesos. Yan na po ang tubo ko kung ibebenta ko na ngayon ng tigpa 5. 6,204,000 pesos. Ganyan katindi ang project na ito. Kaya congratulations sa mga bumili ng beta pack, yung murang bili natin, 1 euro lang bili natin ngayon. Ngayon ay mapapakinabangan na po natin kasi nga po mabebenta na po siya. So paano naman magbenta niyan, sir? Dahil nga po meron na po kaming marketplace, pupunta lang po tayo dito sa
net impaired, then pupunta tayo dito sa inventory, kasi sa inventory nandiyan na po yung mga nagmint, ano, nagmint. So pag clinic po natin itong Capital City na yan, makikita na po diyan yung mga titulo ng lupa kung nasaan po yung mga lupa na yan. So meron akong lupa sa United Arab Emirates, Bahrain, Cyprus, Iraq, yan, marami pa po sa baba, Bulgaria, Spain, Eritrea, Sudan. So, ang pagbebenta po niyan ay ganito. I-click lang po natin yung dollar sign, then ilalagay na po natin diyan yung amount. Siyempre, ito po ay Capital City. Capital City, syudad po yan, sentro. Hindi ko po yan ibebenta ng 5 lang. Pwede ko yung ibenta ng 100 IXT po. Yan. 100. O yan. Pag tinik ko na po yung put on sale, yan na po. Titignan na po ng mga buyer yan, yung especially mga nagbabo ng mga NFT territory. At pag nakita nila yan na nakadikit sa kanilang binubong NFT territory, kahit na 100 IXT pa yan, bibili nila yan. Ganyan po ang pagbebenta namin ngayon dito sa aming marketplace. Yung mga nakikita niyo po sa taas na yan, yan po yung mga lote ko po na nag-mint na pwede ko nang ibenta sa public. Imagine nyo, yung nakita nyo kanina, 10,000 picks. Puhunan ko 150,000 pesos ang tubo, 6.2 million pesos. Just imagine. So yun lang po, sana po ay nakita nyo po yung ganda ng project po ng Planet IX, at lalo po doon sa parating na naman na bago na naman product si Mon Verde, na nakaka-excite naman po kasi yan po yung about crypto na po yan. Ano po, nasa technology na po tayo, kaya dapat ay hindi po tayo maiwan sa mga makabagong teknolohiya ng pagninegosyo. Ito na nga pong digital business. So yun lang po, Ma'am Rhea, yan po yung update natin ngayon. Back to you. So yun po, thank you so much po, Sir Ellie, sa napakaganda at napakalukit ninyong pag-share sa ating mga presentation. So yan, at tawagin recording po recording stopped. Tawagin po natin si Ma'am Lori para po i-close play. Prayer po natin ang ating Ma'am Lori, check ka po ba para i-close na po natin ang ating close prayer po tayo ngayon? Ma'am Lori. So yan, sa mga po